required namin na before you issue barangay business clearance, mag-BPR, kailangan naka-encode muna yung information nila dito sa system. Most of the new businesses, wala pang business permit yun kasi nasa first part pa lang, barangay business clearance. Pero one issue kasi ng mga barangays na nakausap namin is merong mga kumukuha ng barangay business clearance na hindi na tumutuloy sa business permit. So how will you know kung tumuloy sila sa pagkuha ng business permit nila? So that's our job na po. We have coordinated with the Permits and Licensing Division and we asked them to give us copies or to give us the names of those registered businesses. So kami na ang mag-i-edit dito. So kung on your side ang nakalagay no kasi barangay business clearance pa nga naman lang ang kinuha, pag at the end of the renewal period, kami na ang mag-i-edit. So makikita nyo na sa system nyo kung sino-sino ang mga tumuloy sa pagkuha ng business permit and sino naman ang mga barangay business clearance lang ang hawak. So yun ang kagandahan nitong system. So owner's details, nandito rin, nilagay din naman, and of course, the Philippine Standard Industrial Classification. One important component na inad namin dito sa system is the Philippine Standard Industrial Classification. Kasi dito, mas makikita natin kung anong type ng business or anong activity ng business na nasa barangay nyo. So this is really helpful. And if you take a look at this, kung pipili kayo ng isang section, click section A, meron pang subsections yan. So kung hindi nyo alam kung ano yung under those subsections, you can just click this question mark and ipapakita niya kung ano yung mga businesses na under those and under that subsection. So that's applicable for all sections. Section A to section U. So click natin yung section U. Ayan. So yan, makikita nyo under the subsection of section U, andyan yung mga businesses na included sa PC classification na yan. So that's it. So, if you want to add a new business, paano naman pag existing na yung business or nandito na sa database yung business? Medyo mahina lang yung internet natin, pero beside the business name or the business ID, merong edit button. So yung edit button na yun, pag na-encode na yung data ng business na yun dito sa database, you can always edit it. So, hindi naman siya nalalock na. So, kung meron kayong gustong i-update the information, you can just edit it. Click the edit button beside the ID name of, dito sa master list. So, yun. And one more thing, meron feature itong database namin na you can export to Excel. So, kung gusto nyo i-print, you can export yung Excel file niya and then i-print nyo. So, pwede natin ma-print lahat ng businesses, lahat ng, yung list ng businesses na yun. Basta export ka lang sa Excel. So that's for the master list. So ipakita ko naman sa inyo kung isang barangay. Kasi dito, ito yung data ng buong ng lahat ng businesses sa city. So paano pag isang barangay? So ito yung magiging itsura ng mga database nyo. Let's try Session Road. So, kung makikita nyo, yung data ng businesses lang ni Session ang nandito. Kung kanina, data ng businesses ng lahat ng barangay, lahat ng barangays dito, data lang ni Session Road. So, for all the barangays, ganito yung magiging itsura ng database nyo. Data lang ng mga barangays nyo. Pero the home, the master list, and add new record, all those features are incorporated sa mga database nyo. So, yun, you can do all those. Pwede kayo mag-export to Excel. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. If yung information ng business nandito na sa database, you can just click this button. Yan. You can just click this button. So, mukhang nalag-lag siya. Beside the master list button, merong edit button where you can edit all of the information. So, kung gusto nyo pong mas matuto about our database, you can just contact us. You can go to the City Budget Office, Value Economic and Investment Unit, and ask for our assistance. We will be happy to help you po. And this will be deployed to all of the barangays starting today. Kaya yung login credentials nyo will be given
before you exit this session po. So that's it po. And if you have any other questions, you can raise them now. Any questions po regarding the DVDs? Data is more expensive than oil. Actually, ito po ang priceless asset ngayon sa panahon na po. Sa panahon nga mo na kung kailan ay yung talaga mga digitization na po, digital world po tayo. Anyway, for example, bigyan ko lang kayo sa anong sample. With this data, kasi mga classified mo siya, bawat items ko doon, bawat nasa questionnaire before, for example, kung kailangan natin mag-recover ng report sa city, like, ano ba, inagamit ba kadami ang businesses na affected dito sa pandemic na to? At one click of your finger, makikita mo na, mag-rundown na lahat ng businesses na alam mo nag-register sa inyo. At lahat po kasi ng businesses na bago mag-register, kukuha ka ng barangay certificate. We are requiring that sa business permit and licensing. Kaya lahat bago sa gumawa ng business permit, meron itong record na to. So, pag tinanong mo ang city, ilan affected? Automatically, makikita natin. Ilan mo bang sole proprietorship doon? Yung mga talagang pinakamabababa na, ano, na negosyo, pinakamaliit. Ilan ibang partnership, ilan ibang malalaking kumpanya affected? At one click of your finger, makikita na mo natin yan. Makikita yan sa system. And for example, kapag ito mga ginawa namin ito, ng mga first networking and partnership with other NGAs, pag kailangan mo namin ng mga tao o mga MSME na kailangan natin assistihan, automatic na po yan kapag sa database ninyo. You can print and know the contact numbers of those businesses. Like for example, for farming, for agriculture, may mga naka-classified at pa-identification. Yung mga problems ng DA, kanina natin ita-download o kanina natin ita-paalam. Lahat po yan, makikita niya kung meron kayong database sa barangay. Maaaring makikita nyo around, pero yung exact na number, exact na information mo regarding that business, nandito sa database niyo. So, marami po as, meron po mga barangay dito na gumagawa diba tayo ng barangay development plan? Ito po yung isa sa ating magagamit sa barangay economic, economic profile. Ibubas sa barangay development plan natin, meron dito economic profile ng barangay. Ilang businesses na nandito, ilang investors na nandito, ilang banks, ilang education institutions. Meron din tayong mga ganung klase ng mga information. This is very good na kasama mo sa ating pag-upload and included mo yan sa ating barangay development plan. Ongoing po yung aming pag-improve sa system. Actually, lapad mga 2 years ago pa po ito eh, na nilaunch namin. We've been promising the barangays before na meron tayo na itong system together with the barangay budgeting system. At medyo na-late lang po. At ngayon, ang ginawa mo namin, yung talagang online na. Hindi na kailangan at paperless na rin po. So ngayon, makikita natin dito, if you compare the data from another year, from one year to another, kasi dapat mag-start to tayo 2019, may comparative din po tayo dyan. And with this data, may demographics na po kayo, marami mong pwedeng gawin dyan. Marami analysis tayo pwedeng makita. And later on, since we are still ongoing yung aming improvement ng system, we welcome suggestions po. Kung sa tingin ninyo, mas maganda yata idagdag namin ito. Feel free po to give your suggestions at we will see if we can integrate the system. Once you see this database mga offices ninyo,
ma-realize mo niya yung importance niya at saka yung beauty ko niya. Thank you so much po. Ayan, so we have come to an end of our informative session. We hope that it has been educational for everyone. I hope na everyone gained knowledge about the programs of the various regional line agencies. And it will provide us for all of us, and particularly in our duties to promote the programs of our government in order to promote the welfare of our constituents. Inaasahan ko namin that all this information po will be relayed sa ating mga constituents. And we have also given you po a copy of the pamphlet. It contains all the the various programs of the agencies doon po sa pamphlet na yun. And with that, in behalf of the City Government of Baguio, we would like to express our appreciation to the attendees, to our barangay officials, to the facilitators, and of course our speakers for their valuable contribution in making this information drive successful. So that ends our program for today. And thank you. Thank you so much, folks.